Sinuong ng mga pulis ang malakas na agos ng tubig sa ilog na ito sa Barangay Lubas, La Trinidad, Benguet. Pinaganap kasi nila ang isang 16 anyos na lalaki matapos itong malunod nang magkayayaan ng mga itong maligo noong hapon ng Linggo, September 1. Accordingly, nangyari po ito ng between 4 to 5 p.m. but exactly na pumunta po sila dito sa office na nag-report ng gabi na po, mga 10 to 11 o'clock po ng gabi. Doon nga sila pumuntang naligo. Accidentally, nakatayo po siya doon sa isang bato, nadulas po siya. Nadulas talaga. Anong lumakas yung tubig po sa ilog na yon. Bawat sulok tinignan ng mga pulis sa pag-asang makita ang biktima. Pero dahil sa bagyong Enteng at Habagat, ipinagpaliban muna ang search and rescue operation. Tinawag natin sa mga kasama natin sa mga Bureau of Fire and DRM na rescue po sila. Pero sadly, malakas po talaga ang tubig doon sa ilog. Sa buong Benguet at kalapit na probinsya sa Cordillera ngayong araw, September 3, naramdaman ang paglakas ng hangin at pag-uulan simula tanghali hanggang hapon. Kaya ang Office of Civil Defense Cordillera nakabantay na sa epekto ng habagat habang papalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Sa ngayon, wala pa naman po tayong mga major effects. More on class suspensions pa lang yung mga nai-report po sa atin. Sa paglandfall ng bagyong Enteng sa Northern Luzon kahapon, September 2, hindi gaanong nagdulot ito ng masyadong pinsala sa rehiyon. Bali dito po sa may bandang western part ng Cordillera, inaasahan natin na dyan papalo yung habagat. At nung mga nakarang araw, sa eastern part naman, medyo napigilan yung kanyang paglakas. Ano? Dahil siyempre sa mga rugged terrain ng Cordillera, medyo napigilan na yung pangkanyang paglakas. So, ibig sabihin, yung southwest monsoon natin, hindi rin niya masyadong na-enhance. Ano? 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang babala ng pag-asa sa buong Cordillera hanggang bukas, September 4. Ayon sa pag-asa, habang papalabas ang bagyong Enteng sa Philippine Area of Responsibility, ay hihina na rin ang mga pag-uulang dala ng southwest monsoon. Pero dito sa silangang baybayin ng Pilipinas, mayroong cloud cluster ulit silang binabantayan at posibleng maging isang panibagong bagyo. Posible itong maging low pressure area ayon sa pag-asa at kung maging isang ganap na bagyo, tatawagin itong bagyong Ferdy. Yes, may possibility ano, dahil nga ang forecast natin for this September is 2 to 3 tropical cyclone. So this is the first tropical cyclone for the month of September. Ano? Samantala, dahil sa pag-uulang dala ng habagat at bagyong Enteng, mayroong mga naitalang pagguho ng lupa sa Cordillera. Sa Tinglayan, Kalinga, pansamantalang isinara sa trapiko ang Mountain Province Cagayan Tabuk Enrile National Road dahil sa mga natumbang puno. One lane passable naman ang Sagada Bontoc Road sa Barangay Antadao, Sagada, Mountain Province dahil sa pagguho. Isinara rin sa trapiko ang Suyo Cervantes sa Sitio Bilis, Malaya Cervantes, Ilocos Sur dahil din sa pagguho ng lupa. Isinara rin kaninang umaga ang Baguio Bontoc Road dahil sa pagguho ng lupa sa Sayangan, Atok, Benguet pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Kaso, one lane passable lamang. Nawalan naman ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Baguio City matapos lumaylay ang ilang sanga ng puno at kawayan sa mga kawad ng kuryente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.